Hello guys, welcome back po sa aking channel. So, ano guys, ano ho yung gagawin ninyo ngayong undas? So, hindi naman na ho siguro bago sa inyo to guys. So, may ipapala lang po ako sa inyo, lalo na ho sa mga sa inyo na may tangan. So, ito guys, yung paglalagay ho ninyo ng ano ng ninyong mga alay. So ayan ho. Ito po ay kinakailangan talaga na gawin niyo kasi meron ho kayong tangan. Meron marami ho talagang ano guys, marami hong ang gawin lamang ho ninyo diyan guys, kung meron ho kayong mga ano, kung kayo ay single, syempre naman hindi ko naman ho alam kung nasa ibang bansa kayo, ano guys, na hindi naman ho kayo makagawa ng malagkit. Ang gawin po ninyo isang kandila, isang basong tubig, o kaya yung mga biskuit, o kaya yung mga tinapay, ganun guys, prutas, okay na ho na ialay ninyo diyan guys. And then po, yung itlog po, nilagang itlog, okay na po yun. Huwag na ho kayong mangamba na hindi kayo nakapag prepare o hindi kayo ano guys, hindi kayo naging ano sa pagbisita ho sa pagbisita po nila sa inyo. And then ito ho yung ano ko sa inyo guys na kailangan ho. So paghandaan ho ninyo talaga yan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi sa isang taon, isang beses lamang ho yan talaga na nakalaan para sa mga kaluluwa. Na kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. So, ito ho yung gawin ninyo guys. Kailangan, syempre, bibisitahin ho kayo. Di syempre, paano ho ninyo sila i-welcome guys? So, ito ho yung maglinis ho kayo ng bahay ninyo. Ayan, yung mga ano, kung maglagay-lagay ho kayo ng mga bulaklak. Yan guys, and then yung, yun nga. Dapat ho meron kayong, kasi may bisita kayo guys, kailangan ho na maraming pagkain. Ganun din yung nakaugalian na ho natin yan. Tayong mga Pilipino, so kailangan talaga ninyo na may pag may bisita. Siyempre tayo ho mga Pilipino talaga ganun guys. Hindi po, sa ibang bansa po, pag may bisita, okay na po yung tubig, ganyan. Lalo na ho kung hindi naman ho magtatagal yung bisita guys. Pero sa atin kasing mga Pilipino, nakaugalian na talaga natin yung talagang meron tayong pinamimeryenda guys. So ito ho yung pinagkaiba talaga. So proud na rin tayo mga Pilipino kasi ito nga ang talagang kaugalian na natin guys. So ito parang ganun din po sa kanila, napupunta po sa inyo na bibisitahin kayo ganun. So i-welcome po ninyo. Ganun po kasi ang ano dyan guys, para matuwa sila, para yung mga iba kasi, na ano guys, na hindi pa naging okay yung mga kaluluwa nila, o hindi pa nag ano guys, yung mga iba kasi hindi nakakabalik agad, hindi yung sinasabi nila nagpapakita, nagbibigay ng mga sign, totoo po yun guys, pero meron naman yung talagang hindi masyadong nakakatakot at meron din naman yung friendly guys. So ito ho yung isang experience ko sa inyo na binabahagi ko sa inyo. So sa last video ko ho, dun sa previous video ko, meron ho akong sinabi sa inyo guys na nakakausap ko ho yung mga relatives ko na talagang namatay na. O, totoo po yun. Totoo. Kasi pag ano talaga, nasa mundo ka ng ganito guys, pinasok mo yung ganito guys, lapitin ka na talaga. So ito yung mga ano, syempre guys, masakit sa ano na nawala sila, syempre namimiss mo din sila, yung may mga ano kayo guys. So doon, lalo na ho pag, ito yung inaano ko sa inyo na pag nagsunog kayo ng incense, huwag kayong maglalabis sa dalawa o tatlo. Dahil pag naglabis kayo dyan guys, meron kayong matatawag. Ito ho yung isang paalala ko sa inyo, meron kayong matatawag. So kung karaniwan ho talaga dito sa ibang bansa dito ho, dalawa lang po talaga yan. Dalawa o isa. Pero mostly talaga dalawa. So ito ho yung
ito ho yung binabahagi ko sa inyo na huwag ho kayong sumobra dyan. Talagang meron ho kayong matatawag. Ito'y hindi ko, noon hindi ko ho alam, pero ganun talaga yung ano, kasi nabasa ko din po. And then marami akong pinag-aaralan talaga na ano guys. So, inano ko talaga bakit, hindi ko naman na-experience noon ito, bakit nito lang. So, inaano ko din po sa inyo para malaman ninyo. Yun nga, ito yung tinatawag na lucid dream. Yung nakakausap mo sila ng normal. Na kung ano yung, ikaw yung way na, ano guys, ikaw yung way para meron silang mensahe sa kanilang mga pamilya, tapos ikaw yung way na, ano guys, so true sa panaginip. Kasi sila ho yung mga nasa, ano na, nasa, kumbaga nasa, okay naman na po sila kasi sa panaginip eh. Hindi yung, di ba yung mga iba eh nakikita, nagpapakita mismo na ganyan, nakikita sa ano nila, nakikita nila kung saan parte ng bahay o kung saan sila nandun nagpapakita yung isang patay na. Pero ito guys, yung nasa panaginip mo na talagang ano guys, nakukwentuhan mo sila. As in talaga nakukwentuhan ko sila. Yun po yung ano tinatawag na lucid dream. Yun po yung kapag nag-ano kayo nito guys, kung ano po yung sinabi nila, pakatatandaan ho ninyo yung mga sitwasyon na pinaikwento nila. Pakatatandaan ninyo at aralin ninyo yun guys. And gawin po ninyo kung ano yung pinahiwatig. And then po doon, yung pinaka-the best po doon na para hindi po siya pabalik-balik sa inyo guys, pumunta ho kayo ng sementeryo kahit hindi ho mahal na araw. Ay, hindi mahal. Kahit hindi ho araw ng mga patay, pumunta ho kayo sa sementeryo, magsindi ho kayo ng kandila, and then bumisita ho kayo doon. Ang isa kasi dyan guys, yung namimiss nila kayo. Nami-miss nila kayo and then hindi sila komportable doon. So, kailangan talaga ninyong bisitahin. Ito ho yung bakit ho meron tayong araw ng mga patay. Kasi ito ho yung isa sa mga dapat talagang ginagawa. So, hindi porke ho patay na sila, hindi na ho ninyo sila binibisita. Ito guys yung konting paliwanag ko sa inyo na kailangan ho ninyo silang puntahan. Kailangan ho ninyo silang bisitahin kasi parte ho sila nung buhay po sila. Para ano po ba yung kanilang mga ano guys, yung mga kanilang mga libingan na nandun yung mga pangalan nila, hindi po ba para mayroon tayong pagbisitahan sa kanila, yung bago, yung bahay na nandun na talaga sila, yung ano guys. So, kailangan ho talaga nating bisitahin sila doon. So, isa ho yun sa mga pahiwatig na pinag-aralan ko po kasi ano, ito yung kapatid ko guys na talagang lately lang siya namatay. Yun nga, binaril nga siya sa loob ng bahay nila. Tapos until now, hindi pa niya nakukuha yung justice. So, lagi ko po siyang nakakausap sa panaginip ko. Andun yung nag-aalala siya sa mga anak niya. Nandun yung ano guys, marami siyang kinikwento sa akin. And then hon, sabi ko dun sa asawa niya, sabi ko, baka nakakalimutan na ho ninyong, kalimutan ninyong puntahan ninyo. So yun, ano na yun, yung naging ano na yun na ano nila, sabi ko, rine-remind ko na sila lagi, na puntahan ninyo, puntahan ganyan. Kasi guys, wala naman ako sa Pilipinas, so dito naman ho guys, puntahan ninyo, ganun, yung inaano ko. Rine-remind ko sila para matahimik. Yun guys, hindi, ito yung mga konting paliwanag ko sa inyo. Huwag ho kayong matakot na yung mga bagay na yun guys. Kasi pag may ano ho yan eh, may meaning. Pag ang isang patay na ano sa kabit na kamag-anak mo nag-ano sa inyo, talagang may ano siya, meron siyang gustong i-message o meron siyang gustong ibahagi sa inyo. So kailangan hon yung bigyan ng pansin, guys. Hindi lamang na ala na panaginipan ko si ano ganyan ganyan tapos hindi mo na rin recall kung ano yung pinag-usapan niyo, kung ano yung sitwasyon,
kung paano ka na ano, kailangan mong isipin mo yun, then bigyan mo ko ng ano yun, guys, bigyan mo ko ng pansin para hindi na ho siya babalik. Para hindi na ho siya siyempre kayo, guys, maano kayo pag yung isang yumauna, yung patay na, tapos pabalik-balik ninyong napapaniginipan, siyempre, matatakot na din po kayo, guys. So, yun ho yung gawin ninyo, guys. Kailangan lamang ho ninyong bigyan ng pansin kung ano ho yung mensahe niya, then dalawin ho ninyo. Yun po, napakagaan, okay lamang po, guys, kasi yun po yung ginawa ko, kasi yun din po yung advice dun sa pinanood ko, dun sa pinag-aralan ko, dun. Yun po din advice, guys. Kaya wag kayong matakot. Okay lang po. Okay lang po yan. Kasi nakakatulong kayo. Isa ho yan sa mission ninyo. Isa din ho yan sa guys. Alam nyo ba, guys, na yan ay isang parte bilang my third eye. Yan ho yung ano ganyan, guys. So, hopefully po na nakatulong po to sa inyong lahat. At maraming salamat po, guys.